Ito yung book review ng Requiem for a Dream ni Hubert Selby Jr. Tungkol siya kay Harry Goldfarb, sa nanay niya, sa girlfriend niya, at saka sa kaibigan niya na si Tyrone. At tungkol to sa unti-unti nilang pagka-addict sa heroin. Sa nanay naman niya, na-addict siya unti-unti sa gamot na na antidepressant yata yun, na binibigay ng doktor sa kanya. Kasi yung premise dito yung kung gaano kalala yung epekto ng droga, na alam naman natin lahat. Pinapakita dito na yung gaano ka paunti-unting ma-addict sa droga, tsaka kung gaano kalala yung mga gagawin mo para lang masustentuhan yung pagka-addict mo. At saka tungkol din to sa nung panahon daw yun, nung 1970 siguro, yung setting ng librong to. Yung hospital establishments, walang pakialam sa mga pasyente, lalo na sa mga matatanda. Kaya, yung mga medisina na binibigay, medisina o mga gamot na binibigay sa matatanda, kahit pa nakaka-masama sa kanila, hindi titigil ng mga hospital. For example, yung lobotomy, di ba? Yung mga practice nun, hindi nakabuti sa mga pasyente talaga. Yun yung premise ng libro. Binasa ko to kasi inauna kong panood yung pelikula. Ayos yung pelikula. Depressing simula pa lang, tapos pa-depress na pa-depress hanggang sa dulo. At saka upa. Dito yung typical na na pelikula. Dito inspiring na pelikula. Ganun. Pero balik tayo sa libro. Hindi ko gusto yung dialect na pagkusulat. Kay nasa kung paano si Tyrone magsalita. Kasi ginagaya sa libro yung kung paano siya magsalita. Yung black na style ng pananalita. Hindi mo, singin ko hindi na kailangan Hindi na kailangan isulat kung paano ba talaga siya magsalita. Yung accent kasi, nilalagay din. At saka, medyo mabagal yung usad ng kwento sa libro. Mas polished din sa pelikula, tingin ko. Pero ganoon talaga Marami talaga nangyayari na medyo maraming eksena na tinatanggal sa libro para gawing pelikula. May mga scene sa libro na maganda. Sobrang ganda. Lalo na yung scene na magugulat ka sa dulo ng pelikula, sa dulo ng libro rin. So, yun. The Requiem for a Dream. Tungkol siya kung paano sinisira ng droga yung buhay ng mga tao.